Jesus said his words, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for witness unto all nations, and then shall the end come. Follow me, and I will make you fishers of men, and teach all nations, baptizing them in the name under heaven given among men, whereby we must be saved. Every foreign land, to the heart of every man, let it go. And now, let's hear the message from the fishers of men. To the hungry and the weak, to the suffering and disease, let the power of your precious name be revealed in the earth. Let your kingdom come, let your will be done in all the earth. Let the glory shine, let your glory shine to every nation, to every nation, every tribe in all the earth. Oh yes, let your kingdom come. Lord, and the angels touch with the rocking point, but they just believe in the Lord and you will be saved. Listen to me. Yung mga naniniwalang believe on the Lord and you will be saved. Believe, period. Maliligtas ka na. Maniwala ka, maliligtas ka. Oh, yun nga ba meaning nun? Yan ang tanong ngayon. Kasi based yan doon sa Acts 16:30-31. As sabi ng jailer, he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Ano gagawin ko para maligtas? Gagawin! Hindi sinabing ano paniniwalaan ko para maligtas. Ano gagawin ko? Ano sagot niya? So they said, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household." Yung nga ba'y talagang maniwala lang, maliligtas ka na? Tandaan niyo yun. Acts 16 po yun. Binasa natin. Maniwala ka, maliligtas ka. Intindihin yung maigi. Importante ito. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Okay? Tasabihin ko, ako po'y naniniwala na si Jesus ay binuhay ng Diyos. Ligtas na ako. Yung ba ibig sabihin? Ako po naniniwala si Jesus ay anak ng Diyos. Ligtas na ako. Ganun ba yun? Ako po naniniwala, kinoconfess ko po na si Jesus ay nabuhay na magmuli. Ligtas ka na. Ganun ba yun? Romans 10:13. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Whoever calls on the name of the Lord. Nililiteral iba. Lord! Ligtas na ako, Lord! Kasi tinawag kita. Yung ba ibig sabihin nun? Brothers and sisters, yung maniwala lang, hindi po sapat para maligtas ka. Paano mong mapapakita? Makinig kayo lahat. Alam ko may nanonood sa inyo na hindi taga to God be the glorious. Makinig ka. Naniniwala na maniwala lang, tapos na. Siguro pinahintulot na rin ang Diyos lumabas na itong to God be the glory para maalaman nyo kung ano talaga totoo. At yan din ang nasa heart ko. Yan din ang nasa heart ko. Hindi nyo napupuna. Sinabi ng Bible, once ang gospel may preach, sa Matthew 24:14, once ang gospel may preach, then the end shall come. Eh siguro lahat kayo naniniwala na i-preach na ang gospel sa buong mundo. Pumunta kayo sa bundok, ando pa rin ang gospel. Kaya lang, anong gospel bang gusto ng Lord? Ba't hindi pa siya dumarating and i-preach na? Ba't hindi pa tapos and i-preach na? Ba't gusto ko linawin sa inyo lahat? Paano mo mapapakita naniwala ka kung wala ka namang ginawa? Yung bang paniniwala mo, mapapakita mo sa magitan ng salita? Ang paniniwala makikita mo sa magitan ng gawa? May gagawin ka! Alam ko, tumaas ang kilay mo. Sinasabi mo, oh, sabi ko sir, sa mabuting gawa, maliligtas. Hindi mabuting gawa, sinasabi ko, oy. But the Bible says, 2 Thessalonians 1:8, He will take vengeance on those who do not obey, not believe, obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Obey! Romans 10:16, but they have not all obeyed the gospel, for Isaiah says, "Lord, who has believed our report?"
They have not all obeyed the gospel of Christ. Sinusunod ang gospel. Pangatlong verse, 1 Peter 4:17. For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it is begin with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Si ano ikakasasapitan ng mga hindi sumunod sa gospel of God? So these three verses, pinakikita lang po, it proves that aside from believing, take note, makinig ka, aside from believing, you have to obey the gospel of Christ. Why? To show your belief in the gospel. Example, Acts 2:37. Ayan. When they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ayun na naman. Anong gagawin namin? Why? Na-prick ang heart. May sabihin, naniwala kami, Peter. Naniwala kami. Anong gagawin namin ngayon? Naniwala kami. Anong gagawin namin? And after Peter preached the word, they were convicted, meaning they believed. So ano sinabi niya? So they asked, anong gagawin namin? So magusto si Peter, ayan na, Acts 2:38. Ano sinabi ka noon? Repent, and everyone of you, be baptized in Jesus' name for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. May gagawin ka, magre-repent ka, pababaptize ka, at tatanggapin mo Holy Ghost. Yan, tatlong yan ang gagawin mo, susundin mo, para masabing born again ka. Andiyan pa ba kayo? Balikan natin yung Acts 16, kanina. And he brought them out and said, sir, what must I do to be saved? Ano gagawin namin para maligtas? Next, 31. So they said, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Maniwala ka, maliligtas ka, pati household mo. Naniwala lang ba? Tingnan natin, verse 32. And they spoke the word of God or the Lord to him and to all who were in his house. Sinabi na yung word of God, sinabing gospel. Ano sumunod? And he took them the same hour of the night and washed their stripes. And immediately, he and all his family were baptized. Baptized! Meron ba sinabi dyan? Pagkatapos sabihin ng gospel, sineminar muna na 10 linggo, sineminar na 1 taon, at saka binaptize? Right after then and there, pagkatapos sabihin yung gospel, binaptize na sila. Nakukuha nyo ba? Paano mo sasabihin, maniwala ka lang? Hindi mo sinabi mag-repent, o repentado doon, pero kulang. May baptism yan, mababaptize ka, my friend. Kailangan mababaptize ka. Kaya nanonood sa television, may mga preacher kayong preacher, sinasabi niya, baliwala ang baptism sa inyo. Pero sa Bible, hindi baliwala. Why baptism? Ba't kailangan i-baptize? Because baptism saves. Oh, alam ko, umangat ang kilay mo. Umangat ang kilay mo. Tsaka sinabi mo, kulto to, kulto, kulto. Eko, pakikita ko sa iyo kung sino sinasabi mong kulto. Ang sinasabi ko, bautismo ang nagliligtas. Sinabi ko ba sa sarili ko yan o may nagsabi niyan? Tingnan natin, Mark 16:16. And he who believes and is baptized will be saved. Ang naniwala, ayun na yung paniwala, and is baptized at bautismohan. Paniwala lang ba? Bautismohan, maliligtas. But he who does not believe will be condemned. Ang hindi naniwala ay mapapahabak. Eh bakit di ka nilagay dyan ang hindi nagpabaptize at hindi naniwala? Eh hindi ka na nga naniwala, lalagay ko pa yung pabaptize. Pag hindi ka naniwala, hindi ka na mapapabaptize. Matalino ang Lord. Kasi alam niya, pag hindi ka naniwala, hindi ka na pababaptize, hindi na nilagay. Pero sa una nilagay niya, ang sumasampalataya at magpabautismo ay maliligtas, maliligtas, maliligtas. Kasi yun ang nilulusot nila. Ba't sinabi ka pangalawa, ang hindi maniwala ay parurusahan. Wala na yung bautismo. Eh, hindi ka nga naniwala eh. Nakukuha nyo. Alam niya na paano yung paliliwanag. Pangalawa, 1 Peter 3:20-21. And who formerly disobedient when was the divine law suffering waited in the days of Noah while the ark was being prepared in which a few, that is 8 souls, were saved through water.
Walo na ligtas sa magitan ng tubig. Next. There is also an anti-type which now saves us. Merong katulad doon na nag-save sa atin. Ano yun? Baptism! May nag-save katulad doon. Ano? Baptism! Hindi raw yung pag-aalis ng dumi ng katawan. That's our good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ. Ganong kahalaga bautismo, nagliligtas. Kaya pag sinabing, kulto ka kasi sinabi mo bautismo, nagliligtas, eh kulto pala si Jesus. Kulto pala si Peter. Dalawa nagsabi. Si Jesus Christ lang sapat na. Pero sinabi pa ni Peter, two or three witnesses, the word will be established. Dalawa ng witness. Witnesses niyan, dalawa. Tapos sasabihin mo, hindi nakakaligtas. Nakakaligtas po ang bautismo. You have heard the gospel of the kingdom from the fishers of men. Stay tuned next time. And don't forget to subscribe to the Fishers of Men YouTube channel for more messages. God bless you all. To every foreign land, to the heart of every man, let your name be known, known in all the earth, to the hungry and the weak.